Nagbabalik po ang Back to the Scriptures at sa oras pong ito, tayo po ay tatalakay at sasagot ng ilan sa mga katanungan na ipinadala po sa atin ng ating pong mga manonood sa iba't ibang dako ng ating pong sanlibutan. Na ang sanlibutan ay round base sa ating pag-aaral na ibinahagi sa kanina lamang po nating pag-aaral. Unahin po natin ang katanungan mula pa sa Sultan Kudarat. Wow, galing pa itong Mindanao, kapatid na Ronald. Ano? Mula kay Agnes Chua, yan, from Esperanza, Sultan Kudarat. Kung totoo talaga ang round earth theory, at since matagal na itong nag-e-exist na theory, anong scientific discovery ang nagpapatunay dito? So maganda itong katanungan niya, kapatid. Yeah, kumbaga, parang gusto niya makita yung parang tangible talaga na nakikita yung evidence tungkol sa bagay na ito sa kanyang katanungan. Ano pong masasabi natin dito sa katanungan ito, kapatid na Ronald? Naalala ko yung napanood ko, kapatid na Joel, si isang astronomer. Tinapik nila ito eh. At ang tanong, anong scientific evidence na ang lupa ay bilog. So sabi niya, manood ka lang ng video sa YouTube, yung pinapakita ng NASA, yung makikita mo bilog ng mundo. Tapos tumayo na, umalis na. So, ibig sabihin, tangible evidence, una sa lahat, yun nga po, nabanggit natin na isa sa mga evidence natin, yung mga photos ng NASA at mga videos na pinapakita, lalo na, sinishare naman nila yan. Yung mga findings nila. In fact, yung maraming conspiracy theories, ginagamit din yung NASA na video para patunayan na mayroong na-discover ang NASA. So, they believe in NASA. So, bakit pagka gusto natin suportahan yung idea natin, nagiging bias tayo, di ba? Sana, dapat tayo, be fair. No? So, gaya ang sinabi natin, wala akong conspiracy theory sa NASA. Kasi una, ano mapapala nila, bakit nila pagtatakpan na ang lupa ay hindi flat? Anong pakinabang nila ron? At sabi ko nga, isang beses, kapatid Joel, sana no, pagbigyan ng NASA one time, magkaroon silang program, lahat ng mga flat earthers, yung Flat Earth Society, yung founders nila and leaders, pasakayin ng ng rocket at paliparin sa space para pag nakita nilang bilog, tapos na, wala na issue. And that is the best evidence. At yun na nga po yung binanggit natin, yung pag-disappear in the ng ship habang lumalayo. In fact, may nakita ako na isang experience, nag-experiment sila sa ito yung National Discovery Channel. Sabi nila mayroong silang helicopter na along the lake, no, layo, about 500 kilometers ang layo. Now, yung helicopter, sabi, sige, baba ka. Tapos susukatin siya ng mahabang telescope. Nung nag-landing na yun sa kabilang dulo yung helicopter, nag-worry yung nasa telescope kasi baka nag-crash landing. Saan kayo? Buhay pa ba kayo? Ay, hindi, dito kami, bumababa lang. Sige nga, akyat kayo, umangat. So, ibig sabihin, kaya hindi nila nakita yung kabilang dulo kasi nga, round curve yung Earth. Kung flat yun, dapat makikita mo mismo. Pati yung barko na umaalis, lumalayo siya, makikita mo yan. Pag flat talaga ang Earth, diretso lang. Makita mo hanggang lumayo, hanggang sa maging tuldok. Pero ba't nawawala? It means that the Earth is round. It's curved. That's scientific. At saka meron pa isa nakita, banggit mo nga yung sa photos. Ato, nakita ko talaga actual siya na nilalive niya yung sarili niya na maganda yung kuha talaga. Talaga siya, from NASA talaga siya. Pinakita niya talaga kung gaano yung ganda ng Earth, which is talagang bilog, kita doon. From NASA talaga yung live ng kuha nila. Kumbaga, tayo, mahirap kasi magsabi tayo ng speculation. Pero yun, live na ipinapakita na ng NASA yung kanilang discovery. Isa pang scientific discovery na atin pong, kahit kayo, pwede nyo experiment. North and South, no, sa Earth. Subukan mo magtanim ka ng isang pole o stick sa North and then sa South. Tapos sa pagtignan mo yung sikat ng araw, bakit hindi pantay yung shadow? No? Yung shadow dito sa north, iba yung angle. Yung shadow sa south, iba yung angle. Bakit? Kasi pag kahit may i-measure mo yon, gumamit ka ng yung tinatawag na geometry, you will see that the result will you will find that the Earth is round. Circle. That's scientific. Kahit kayo, pwede nyo kung subukan din yun. So, yun po yung masasagot natin sa katanungan na ipinadala po sa atin. So, meron po tayong incoming caller mula po sa Cagayan de Oro. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Yes po, magandang gabi po. Ano po ang inyo pong katanungan? Ay po, personal ko po kasi talagang pinapaniwalaan na ang teorya ng flat earth ay isang patunay na misconception lang ito or maling pag-intindi ng mga tao sa salita ng Diyos. Okay. Tanong ko lang po, paano po maiwasan ito mga misconceptions na ito? Kasi di ba po minsan, nangyipa po yung
pagkakalkulo ng tao, kung literal mm-hmm. ba or metaphorical yung mga passage sa Biblia. Ayan. So, mm-hmm. ang ganda ng tanong niya actually, kapatid na Ronald, ano kasi nga naman, ang mga tao ay may iba't ibang interpretation sa Bible, yung iba, yung binasa yes. na nga natin kanina, iba nililiteral pag binasa, ito na kaagad 'yon. So, ang kanyang katanungan maganda ano, paano ba natin maiiwasan yung mga ganitong mga kaisipan o ano bang sinasabi ng Biblia para yung mga ganitong pag-iisip ng mga tao eh maiba kasi paano nga naman natin paniniwalaan yung sinasabi ng Bible kung may preconceived idea ka na. So, tibag na agad yon. So, paano ba natin matutulungan na maiwas-iwasan natin yung ganong pag-iisip natin na nagiging above yung ating interpretation sa Bible? Kumbaga, salamat po sa nagtanong. Kumbaga, kapatid na Joel, ganito yan. Mm-hmm. Bakit may mga taong nag-iisip ng parang something weird? Ano? Mm-hmm. Alam mo, dalawang dahilan na nakikita ko dyan. Number one factor is yung freedom of speech. Yan. Mm-hmm. Malaya kasi tayo mag-isip. Wala tayong magsalita kung ano. Meron nga akong alam na tao, paniwala niya sa sarili niya, patay na siya eh. Mm-hmm. Patay na siya. Pero nung tinusok ng doktor at nagdugo, sabi niya, ang patay na tao, nagdudugo pa rin. Ayan, meron ganun. In denial pa rin eh. Ano? Denial. At number two na reason kung bakit may mga ganyan, mga weirdong idea lumalabas mm-hmm. sa atin, ay yung tinatawag na failure natin sa ating educational system. Mm-hmm. Yan, isa pa yan. Marami tayong alam, marami tayong knowledge, marami tayong resources na pwedeng basahin, mm-hmm. paniwalaan, kaya lang kulang tayo sa pag-aaral, kapatid na Joel, nung tinatawag na proseso kung paano tayo magte-test mm-hmm. at mag-arrive at sukatin yung tama at mali. Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. Kaya kita mo, maraming taong naniniwala. Kita mo ngayon, may mga taong naniniwala, ako si Jesus Christ. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Pero hindi naman siya si Jesus Christ. Mm-hmm. May mga taong naniniwala na hindi totoong ang tao ay nagpunta sa buwan. Mm-hmm. So, kagaya nga po, kapatid, ng tinatanong nyo, ano bang dapat sa pag-aaral ng Bible? Like what we said, binanggit natin yung ilang mga Bible references na ginagamit ng mga flat theory na mali ang paraan. Mm-hmm. Kailangan mangunawaan din sa pag-interpret ng Bible kasi meron na mga palatandaan at may mga markers sa Bible kung ito ay literal, figurative, correct, or idiomatic expression. Lalo na ang Hebrew culture ay lagi po silang gumagamit ng mga idiomatic expression. Mm-hmm. Kaya po, salamat po sa tanong at sabi nga niya, personal siyang hindi siya naniniwala doon. Mm-hmm. Tama po yan. Keep it up. Kasi po, kapag atin pong pinanindigan na ang earth ay round kesa mm-hmm. flat, ay sinasabi natin na mas totoo ang Bible, mm-hmm. mas totoong mayroong Diyos na lumikha mm-hmm. amen, ng amen. Bilog na mundo. Mm-hmm. So, yun ang kagandahan sa ganong idea, ni-appreciate natin siya doon. Ano? Kumbaga, parang ang kanyang concern kasi, sa kabila na napakaraming mga patunay yeah. na bilog ang mundo, eh, bakit marami pa rin mga kasi ganito nga, iniinsist nila? Kasi nga, kapatid na Joel, kapag ka inulit-ulit mo isang kasinungalingan, mm-hmm. nagiging totoo. Mm-hmm. Parang na totoo. At mm-hmm. yan ang nangyari. Kita mo yung Sunday keeping. Mm-hmm. Bakit ngayon ang tao alam nila ang Sunday ang tamang pangilin? Mm-hmm. Eh, kasi nagiging totoo siya, pero it came from a myth. Mm-hmm. It is a man-made doctrine. Mm-hmm. Pag inulit-ulit, palaging binabasa, nagiging parang totoo. Mm-hmm. Ganyan po ang sistema na nangyari sa flat earth. Mm-hmm. Kaya dito, nakikita natin na kung gaano kaliwanag itong mga pag-aaral. Tsaka binanggit naman natin kanina, biblically, historically, kung saan nagmula yung ganito mga aral tungkol sa flat earth. So, and I hope na nasatisfy po natin ang tanong ng atin pong caller. Magandang gabi po muli sa inyo. Next po natin, kapatid Donald, sagutin po natin ito. Galing po kay Don Ying Metilio from Misamis Occidental. Noong bago po gawin ang mundo, ano ang tunay na shape ng mundo? May mga mabubuhay po ba katulad natin sa ibang mga planeta? So actually, mayroon siyang dalawang tanong dito, kapatid na Ronald. Bago pa man gawin, meron na bang existing na bilog kagad na mundo? Siyempre, ano kaya? Ano bang shape nito? Or meron bang nabubuhay na ibang mga tao or ibang mga creatures sa ibang planeta? Ano bang that's masasabi question, natin dito? No? Salamat po sa inyong magandang tanong. Medyo nalito lang ako sa tanong, bago gawin ang mundo, anong shape nito? Mm-hmm. So, naisip ko, hindi pa nga ginagawa eh, so wala pang shape. Pero alam mo, nakita ko na itong ibig niya sabihin siguro kapatid na Joel, kasi siguro sinasabi niya, bago mag-proceed yung 6 days of creation, ayusin ang lupa, yung time kung saan yung feeling, forming and feeling ng earth. Pero meron nang nag-exist noon, na dito ho sa Genesis chapter 1, kapatid, kung ikaw may Bible, buksan mo dito sa Genesis chapter 1, chapter 1, verse 1 and 2, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Mm-hmm. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Pero may lupa na. Mm-hmm. Diba? May lupa ang pinag-usapan dito. Mm-hmm. And remember, the word earth, every time we read it from the Bible, kapatid na Joel at mga kasama, ay hindi palaging tumutukoy dito sa ating planeta. Mm-hmm. Sometimes the word earth, o yung Eretz sa Hebrew, mm-hmm. ginagamit po yan para tumukoy mismo dun sa shoreline. Mm-hmm. Shorelines. O kaya mismo tayo mga tao. Mm-hmm. Tayo lupa. Mm-hmm. Okay. Now,
Kaya ang lupa, walang anyo at walang laman, at binalot ng kadilim at kalaliman. Ito siguro sinasabi niya. Mm-hmm. Kung babasahin natin ito sa wikang English, that it was formless and void. Mm-hmm. So, pero tinawag siya. Tohu and bohu. Tohu and bohu. Hebrew. Watohu and wabohu. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kapatid, ay, meron na. Mm-hmm. But it doesn't mean na ang earth ay created hindi ex nihilo or mm-hmm. from out of nothing. Mm-hmm. No, ibig sabihin eh ang Diyos pala ay gumawa ay nag-exist na yung matter. Mm-hmm. No, wala pang matter noon. Actually, yung shapeless form na yon, sinadya talagang gawin ng Diyos yon mm-hmm. para ipakita sa atin kung gaano po kahalaga sa kanya ang planetang lupa, mm-hmm. kung saan ho tayo nakatira. Mm-hmm. Kaya nga po he shows his love and interest and focus to this world. Mm-hmm. Kahit na gaano kalaki kasalanan natin, he is ready to forgive us and invite us back again to heaven. Mm-hmm. Ganda, di ba? Mm-hmm. Sa pangalawang tanong niya naman, mm-hmm. ano, kapag yung meron bang ibang nabubuhay sa ibang planeta? Yung next tanungan. Scientifically speaking, ang mga scientists ay hindi pa sila nakaka-discover. Correct. So far, ang nakikita lamang nila, kapatid na Joel, ay yung tinatawag nating itong Earth. Mm-hmm. Kasi andito yung habitable. Ito lang mga habitable. Kasi mayroong tubig, mayroon ditong yung air, yung mm-hmm. atmosphere, yung mm-hmm. oxygen and everything, kompleto. Ngayon, siguro, isingit na rin natin dito yung tanong na ilan, bakit ang mga Adventists ay naniniwala ng ibang tao sa ibang planeta? Mm-hmm. Ang ginagamit po nating verse dyan, usually, kapatid na Joel, itong nasa unang Korinto, 4:9 kung mm-hmm. saan may dinidescribe dito si Apostle Paul na sabi niya dito, "For I think that God has set forth us the apostles last, as it were appointed to death. For we are made a spectacle." Mm-hmm. Tayo'y naging panoorin. Mm-hmm. "Unto the world, unto the angels, and to men." Mm-hmm. So ang tayo daw ay panoorin ng tatlong elementong ito. Mm-hmm. Daigdig, anghel, tao. Mm-hmm. Ngayon, kung alam natin daigdig, ito lang tao, hindi mm-hmm. nasasabihin yung pangatlong tao. Mm-hmm. Dapat daigdig at anghel. Mm-hmm. Pero bakit? Iba pa yung world, iba pa yung men. Mm-hmm. But tatlo, mm-hmm. daigdig, the world, the angels, and men. So I believe na, well, nothing, hindi pa nga, limitado kasi ang naabot pa ng science ngayon eh. Mm-hmm. Hindi pa nila naabot talaga yung pinakamalayo. So I mm-hmm. believe na somehow, God created mm-hmm. something mm-hmm. or a person or something. Okay, so meron tayong next na question, kapatid na Ronald, ano? Galing po ito kay Aikido ng Singapore. Wow, yeah. "Can you explain later about my question related to dinosaurs and coexist to men? What about those giants in those days? In addition, theory about Earth is flat or not, just look at the sun and moon. Evidence proven Earth is round." Kumbaga, tinutulungan niya tayo na talagang round talaga yung Earth. How about yung question niya, kapatid na Ronald? Ano? Ma-explain ba natin na itong mga dinosaurs, meron ba talagang existing na dinosaurs na created din na sa panahon din na kinreate ang tao, ano? Ano bang masasabi natin? Meron ba talagang malalaking mga hayop katulad nito during the time of creation? Wala na, nag-extinct na sila kapatid ni Joel, kaya wala na. Sa mapapanood mo lang sa Jurassic Park, sa movies. Ngayon, ganito ho yan. Pagpagbinasa ho natin kapatid, yung Job chapter 40 at 41, may binabanggit si Job doon na Leviathan at Behemoth. Mm-hmm. Na itong si Behemoth, ang kanyang buntot ay kasing laki ng puno ng sedro. Mm-hmm. Ang sabi ng ibang mga komentarista, elepante yan. Mm-hmm. May elepante ba ang buntot ba ng elepante kasing laki ng puno ng sedro? Mm-hmm. Of course not. Mm-hmm. So, ang Bible ay nagpapatunay na may dinosaur. And mm-hmm. even sa Revelation, mm-hmm. mapansin niyo sa 12:9, at nagalit nagkaroon ng digmaan sa langit, mm-hmm. inihagis ang malaking dragon, mm-hmm. ang ahas, na si Satanas tinapon sa lupa. Mm-hmm. Ngayon, tanong, yung salitang dragon, anong na-imagine mo kapatid na Joel? Diba, siyempre, yung halimaw na malaki. Hindi ba yung nasa tikoy na cover sa dragon? Hindi ho, yung salitang dinosaur kasi ay na-invento lang yan lately noong 1844. Mm-hmm. Ang early Bible na naging popular is King James 1611. Mm-hmm. Siguro sabi ko nga, kung ang salitang dinosaur na invento na ng 1611, mm-hmm. malamang ang mababasa natin sa Revelation 12:9, at nagkaroon digmaan at itinapon ang malaking dinosaur, ang ahas na si Satanas. Mm-hmm. Malamang gagamitin yung dinosaur. Kasi mm-hmm. yun ay inventong salita ng isang nakadiscover ng malaking buto mm-hmm. nung 1811. Kumbaga, understanding niya, may pang malaki ang hayop yung yes. ganun. Mm-hmm. So therefore, merong dinosaur, nag-exist talaga siya. Mm-mm. Ang sabi ng mga evolutionists na unang nag-exist ang dinosaurs about 60 million at saka nagkaroon ng tao. Mm-mm. Pero sa Bible, pinatutunayan, both dinosaurs and men coexist. Mm-mm. Pero hindi yung understanding ng iba, modern ang world natin ngayon, yung mga malalaki talaga, mga hayop, ano? So ito yung kasi in-educate minsan, kahit elementary, high school ako,
Sa tinuturo yung ganun sa school. Kumbaga ito, gusto nating i-compare yung sinasabi ng Bible at ng science. Yeah, yeah. So, totoo yun, may nag-coexist ang men at ang may mga giants, pero hindi yung mga giants na iniisip na ng ibang tao ngayon. Ay, yung giants, may mga giants sa Bible, no? So, Genesis 6, yung mga sila anak, yung sila Goliath, may mga giants talaga. Pero hindi po sila ano, hindi po sila aliens. Mayroon sinasabi kasi aliens diyan eh. So they, may mga giants talaga noon. At in fact sa Amerika, meron silang sa Afghanistan, meron silang napatay na giant diyan, hindi na lang pinakita. Pero ano po 'yan, abnormality kasi animal delirium 'yan. But now wala na po sila. So meron po tayong next na katanungan na mula po kay Arden Gillion ng Rojas, Palawan. Ano pa ang mga theory ang tumitira sa credibility ng Biblia? So ito rin, not just to disprove yung credibility, evolution. No? Na walang creator, we don't need the creator. In-explain na ni Darwin sa kanyang book na Origin of Species na tayo po ay nanggaling sa isang cell at nagkaroon ng yung tinatawag na ang nag-process doon yung natural selection. Kaya ngayon ay ganito. At ano pa, yung mga theory sa limbawa, that's evolution to discredit the reliability of the Bible and especially yung God. Yun lang naman yan eh. Yun lang nakikita kong major na attack sa Bible from false sciences. Tsaka na trace din naman natin sa history, ano, itong pag-atake din yung mga anti-Christian ito eh, yung sa history, di ba? Na tinrace natin na sila yung mga nagpo-promote ng flat earth kasi ang history pala ay mga evolutionists, mga anti-Christians ito. So yung mga bagay na yun na pinag-aaralan po natin eh, kumbaga ito ang direction talaga nitong discussion natin, bakit ito kasi hindi naman masyado na pag-uusapan to yung mga ilang mga tao. Kumbaga tayo dito gusto nating balansehin yung idea na yung science and Bible, hindi po sila magkalaman. Saka ano, kapatid na Joel, bilang Seventh-day Adventist, no? Ang ating mission ngayon is to promote and preach the three angels' message. Fear God and give glory to Him. So how do you fear God if you don't know Him, if you don't read the Bible? And if you doubt about the Bible, mas naniniwala ka sa science. Pag sa science na false science pinaniwala mo, walang Diyos, how can you give something na hindi nag-exist? So this is in harmony with the three angels' message. So sa faith pa rin natin, kapatid. So meron po nagtanong sa atin mula sa Copon, Surigao del Sur na si John Jason Fuentes. Patanong ko lang po, ang Holy Spirit ba ay si Jehovah? So anong masasabi natin dito, kapatid na Ronald? Is the Holy Spirit Jehovah? Yes, kasi sabi sa Matthew 28:19, go therefore make disciples to all the nations, baptize them in the name, singular, no? Hindi plural, hindi sila in names. Baptize them in the name, so isang pangalan, of the Father, Son, and Holy Spirit. So, pag sinabing singular name, at yung name na yon, tumutukoy sa tatlo. Isa lang yung pangalan nila. At meron tayong matitrace sa Bible na yung word o yung name ng Jehovah ginamit dito sa tatlo. Halimbawa, Genesis 19:24, nung time ng Sodom and Gomorrah, yung kausap ni Abraham, katabi niya, ang pangalan Jehovah. Kaya sabi sa Genesis 19:24, at nagpaulan si Jehovah ng apoy at asupre mula kay Jehovah sa langit. Dalawa na. So, I believe that this is the God the Father, and this is God the Son, si Jesus. And then sa 2 Corinthians 3:17, sabi ni Paul, for Jehovah is the Spirit. Sabi mismo sa New World Translation ng Jehovah's Witness. Jehovah is the Spirit. Si Jehovah ang Espiritu. Capital letter E pa. Kaya Jehovah is the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So baga walang dichotomy dito. Dapat maging consistent. Kaya nga iba rin yan sa Trinity na sinasabi ng mga anti-Trinitarians galing daw sa Egypt, siya Horus, Isis, at di ba? Pero kita mo yung sa galing daw sa Hindu na si Vedas. Eh, pero kung tutuusin, magkakaiba pangalan ng tatlong yun. Pero ang Trinity, isa lang pangalan. So, there is one God in the person. Ayan. So, salamat po sa nagtanong. Ano? Next po natin, muling nagtanong si Aikido from Singapore. Is there a passage in the Bible that other than Earth, God also created different realms? Yeah, so, nabasa natin kanina, no? 1 Corinthians 4:9, sa King James Version maliwanag. May nagmamasid sa atin, the world, angels and men. So yung men at world magkaiba. So I believe that this world is the one who is referring to sa mga writings sa Ellen White. Meron talaga mga nila lang na hindi nahawaan ng kasalanan na nagmamasid din sa atin. So yan po masasagot natin sa katanungan niyan. Pwede pa po kayong magpadala ng inyo po mga katanungan at atin pong sasagutin sa huling bahagi po ng ating problema. Oh, merong nagpahabol ng tanong, mula kay Arnel Lidesio ng Silang, Cavite. Bakit po ginawa ng Panginoon na bilog ang mundo, hindi flat? So,
Kasi pagka hindi flat, eh, laging umaga, laging gabi sa buong mundo. Sa orbit pa rin, ano? Oh, tsaka ano, makikita natin na hindi magiging ano, hindi magiging balance. Kasi ang mga earth, alam mo mga flat earthers, kasi flat part ang earth ng solar system. Yung earth lang daw ang hindi umiikot. Umiikot ang earth ay pataas ang ano, ang andar. Samantalang yung planet earth tinatanggap nila, yung mga umiikot sa planeta, umiikot. So hindi magiging balance kasi pagka naiba ang shape ng ng earth, no? And since the God has a purpose with this earth, gusto niya na dito niya dadalhin yung magkakataon tao dito siya para tubusin sa kasalanan. So, preserve niya, even the distance on the sun is ganong kalayo, 93 million miles. Samantalang sabi ng mga flat earthers, ang sun daw ay ilang thousands miles lang ang layo, parang spotlight, and that is nonsense. Diyan nga natin makikita yung beauty ng creation ng Panginoon. Yes, the beauty of creation. Kumbaga, tayo kasi mga tao, minsan nagtatanong tayo bakit-bakit. Minsan hindi natin na-appreciate kung ano yung ganda. Na inaano lang natin, kini-question natin kung bakit ganito yung paglikha. Tsaka, tsaka siguro may iba pang reason kung bakit bilog. Not only to balance the the universe, the planets. In fact, yung mga flat earthers, sabi nila, ang shape daw ng earth ay flat, tapos may dome. Dome, Ang ginagamit nilang verse dyan, yung sa Job 22:14, ang balantok ng langit, the dome, no, the vault of the heaven. Ngayon, yung same, pag tinig mo sa Hebrew word, yung dome na yon ay kug din, kug in Hebrew, na ginamit naman ni Isaiah sa 40:22 na the circle of the earth. Hindi naman nila matanggap na dome shape or 3D ang pagkabilog. Hindi naman pwede magkalaban yung talata. Hindi, isa lang yung Hebrew word eh. Bakit pagka yung dome ng heaven, tinatanggap yung bilog, pero pagka kinapit na sa earth, flat na. So there is inconsistency. So doon yun po yung masasagot natin sa katanungan na ipinadala po sa atin. So sa mga manonood po natin, kami po ay patuloy pa naghihikayat na magpadala kayo ng tanong. At ito po yung pagkakataon ninyo para malaman po ninyo ang kasagutan sa inyo po mga katanungan. Mula po kay Benji Pascual ng Tarlac. Nasabi nyo po kanina na puro mga evolutionist ang nagpo-push ng flat earth theory. Pwede po pa-explain further? So ito, Kapatid Ronald, babalik ulit tayo dun sa discussion natin kanina. Patulungan natin itong nagtanong sa atin. Well, not necessarily puro evolutionist. No? Ibig sabihin, kasi nire-refute natin yung bintang na ang flat earth nagmula mga Christians, mga creationists. Yan. No? Pero gaya nga po ng nabasa natin kanina na mula mismo dun sa interview. Di ba, Kapatid na Joven? Si galing kay Natalie. Walt Schober, no, dito sa the Walt Schober sa the ingenious flat earth theory revealed in old map galing mo sa magazine na Live Science noong June 23, 2011. Sabi ni Natalie rito, the Flat Earth Society is an active organization currently led by Virginian man named Daniel Shenton. Though Shenton believes in evolution and global warming, so yung leader ng flat earth si Shenton ay evolutionist. So ibig sabihin nito, lumalabas nga na hindi Christian doctrine ang flat earth. Correct. Kasi compatible, it's more compatible with evolution, but not necessarily all. Kasi may mga Christians na nagpo-promote nito, siguro ako ay nadi-disappoint dito kasi kung ito'y compatible with evolution at ikaw ay creationist, ba't mo entertaining? Correct, oo nga. Yung isang theory na compatible dun sa labag sa pag-exist ng Panginoon at sa creation. Doon pa lang, creationist, evolution, medyo dun tayo kontra na. And remember, sabi nga na in the last days, di ba, si Satan active siya na mag-promote ng mga doctrine. Ang isa lang naman ang purpose ni Satan. Satan doesn't care kung anong religion pasukan mo, anong theory pasukan mo. Ang importante kay Satan, malayo ang kaisipan mo na merong Diyos na lumikha. So ang ibig mo sabihin, Kapatid na Ronald, pwedeng isa rin to sa bagay na ginagamit ng Diyos. Itong view about sa flat earth to deceive people na kumbaga malayo yung ating understanding sa Bible. Kasi nabanggit naman natin yung Bible kung gaano siya consistent sa paggamit yung word na circle o yung kug na yun. Yes. And then suddenly, ang science, meron siyang idea tungkol dito. Kumbaga, inaano nga natin dito na once ang evolutionist, wala namang ibang ano yan, kundi direct ang attack niyan sa Christian doctrine. Kaya nga ang tawag dyan sa flat earthers ay pseudoscience. Pseudoscience. So, ibig sabihin, talagang kalaban siya na talaga ng true science. So, dito tayo, dako tayo, Kapatid Ronald, habang naghihintay pa tayo ng ilang mga katanungan. So, dito, sa conclusion natin, makikita natin unang-una dito na yung Bible,
hindi nagsusupport ng tinatawag na flat earth theory. Yes. Very consistent ang Bible. Mm-hmm. And almost doon sa historical na pinag-aralan natin, yung mga early and medieval church scholars, nagko-comment sila regarding sa earth shape ng... bilog talaga. Bilog talaga ang sanlibutan. Mm-hmm. So, may pahabol tayo. Si engineer ito, si Raymond F. Fadri. Mm-hmm. Tanong ko lang po, about sa second coming event, how will every eyes of men will see the coming Jesus from every part of the globe? So magandang katanong. Ito usual nating natatanggap na katanungan, kapatid Darold. Ano? Yes. Kasi nga naman, kung halimbawa darating si Jesus sa side na to, paano yung mga nasa ilalim kung bilog ang mundo? So may imposible kaya sa Panginoon na hindi siya makikita ng mga tao kung bilog ang mundo? Ano masasabi natin, kapatid Darold? Maganda yung sagot ni Jesus Christ yan. Sa Matthew 24, 26 and 27, at kung sasabihin nila sa inyo, tingnan nyo, siya'y nasa ilang, huwag kayong lumabas, tingnan nyo, siya'y nasa silid, huwag niyong paniwalaan. Sa verse 27, sapagkat gaya ng kidlat na nanggaling sa silangan at nagliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ayun. About second coming. About the second coming. Unsa na lahat, there is nothing impossible with Jesus. Correct. Darating siya, kaya ayaw natin kay gusto. Darating siya sa paraan na hindi natin naintindihan. Mm-hmm. Pero dito may nagbigay siya ng idea. No, kagaya ng kidlat. Kagaya ng kidlat, alam natin ang kidlat di ba? Maabot ang malawak ang inabot niyan. Ang napansin ko lang dito sa verse 27, nang galing sa silangan, sa ang silangan. Di ba? Ang silangan ay nasa dito east. At nagliliwanag hanggang kanluran. Baka sabihin naman na di flat kasi east and west. No, not necessarily that. Ang sinasabi lang dito ni Jesus, nothing is impossible. Kaya nga kidlat ginamit niya because it is powerful. So nothing is impossible with Jesus. Every eye can see him. Every eye, bawat mata makita siya. Hindi kailangan na ang earth ay flat para makita ang second coming ni Jesus. Remember, it is Jesus who created the world. Correct. Kasi kung naniniwala ka na ang Panginoon naglikha ng mundong ito, hindi ba niya kaya ipakita bilang manlilikha na ipakita yung kanyang sarili sa lahat ng mga tao, di ba? So yung mga science niya na nagdi-disprove, yun yung wag nating suportahan. Pero yung mga bagay lang na may liwanag ang Biblia na sinusuportahan ng siyensya, yun po yung atin, kasi napakahalaga ito pagdating sa faith natin bilang mga Kristiyano. Pahabol natin sa huling natin, kapatid, huli na lamang ito na katanungan, galing pa rin kay Aikido. To follow up my question related to giants, are those giants related to the sons of God conceived with women and spring forth giants? If so, what about those giants after the flood and giants people that still exist these days? Siguro ang nire-refer niya dito, Genesis chapter 6, kapatid Donald, siguro sa huling bahagi ng ating pagtalakay, paki-interpret or bigyan siya ng liwanag tungkol doon sa mga giants na binabanggit niya sa Genesis 6. Hindi ho, direct na sinasabi ng Genesis chapter 6 na yung mga gigante ay galing sa pagsasama ng tatalik ng anghel na nakakita ng magagandang babae sa lupa sa Genesis 6. Hindi ho yun, kasi kung titignan nyo, bago pa yun, nag-exist na daw yung mga higante. Pansinin nyo, sa 6-2, nakita ng mga anak ng Diyos, ito na yung mga anghel, na magaganda ang mga anak ng babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu hindi magnanatili sa tao. At sabi sa verse 4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. No? Ang mga ito'y naging makapangyarihan. So, ibig sabihin, nung araw na yon, nangyari na ang mga anghel daw ay nakisipin sa tao, ay may mga anghel, may mga higante na nung time na yon. So, hindi sila produkto ng tinatawag na anak ng pagsasama ng anghel at ng mga tao. Kasi, tsaka hindi nagpo-procreate ang anghel. Yes. Sinabi naman ni Jesus. Itinulad nga niya, hindi pag-procreate na iba. At yung mga tinatawag na produkto ng asawa ng mga sinasabing anghel na yon at tao, eh sinabi lang dito sa bandang huli ng verse 4, yung mga ito naging makapangyarihan ng unang panahon at bantog na mandirigma. Nang mandirigma, hindi higante. Yun. Yung kalakasan. O yung kalakasan nila. Alright, so dyan po nagtatapos ang atin pong bahagi sa pagtatanong at sa pagsagot ng katanungan na ipinadala po sa atin. At I hope po na marami po kayo natutunan sa atin pong pagtalakay, sa atin pong programa, sa mga oras na ito. Kayo po ay aming inaanyayahan sa isa pong panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa amin pong pag-aaral ng inyo pong salita. Nanawa, Panginoon, tulungan ninyo kami na lubusan kami magkaroon ng pagtitiwala sa inyong sinasabi sa banal na kasulatan. Higit namin pagtiwalaan ang inyong salita kaysa sa mga bagay na pag-aaral ng sanlibutang ito. Tulungan ninyo kami, Panginoon, ang mga manonood namin na masigit sila magkaroon ng pananampalataya sa inyong salita, na ang salitang ito ay magbabago ng kanilang buhay, higit na magdadala sa kanila sa Panginoon at sa kaligtasan. Pagpalain niyo po kami na patuloy na nag-aaral ang inyong salita.
Nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu ang palagi namin makasama habang kami po ay patuloy na lumalago sa inyo pong pag-aaral. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong kagandahang loob at sa inyo pong pakikinig sa aming dalangin, sapagkat hinihiling po namin ang lahat na may pasasalamat, hindi sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito po sa Hope Channel Philippines sa programang Back to the Scriptures. Marami pong salamat at ang kapayapaan ng Panginoon ang sumaating lahat.